Pwede na kong umupo. Pero yung gustong tumayo, samahan ninyo akong nakatayo. We thank the Lord who has gathered us this morning, this Sunday, as we, as usual every Sunday, we thank the Lord for the victory of Jesus over sin and death. Every time we celebrate the Eucharist, it is like Sunday. It is a commemoration of Jesus' passion and death and resurrection that gives us new life. Maganda po ang mga pagbasa natin at maganda ang balita sa atin. Tunay na mabuting balita. Truly good news, gospel. And what is it? The good news is that God offers salvation to all people. Bukas ang pagliligtas ng Panginoon sa lahat ng tao. Walang itinatangi. Although God chose Israel as His own people, what we call the Jewish people, as His own people, that does not prevent God from opening His heart and offering salvation to all. Kaya nga po sa unang pagbasa, mula sa Propeta Isaías, makita natin, sabi ng Panginoon, pati ang mga banyaga, the foreigners who love the name of the Lord and who serve the Lord, they will be acceptable to the Lord. Hindi lamang yung miyembro ng Israel, kundi pati yung mga foreigners nasa labas ng bayang Israel. Kung magmamahal sila sa Diyos, kung maglilingkod sila, sila ay tatanggapin ng Diyos. At ang kanilang panalangin ay tunay na panalangin. And they are invited to the house of the Lord, the temple. Their prayers will be heard. Kasama po tayo doon sa mga foreigners. Kasama tayo doon sa tinatawag ni San Pablo sa ikalawang pagbasa ng mga Gentiles. The Gentiles, those who did not belong to Israel. But St. Paul, as an apostle, he preached the good news not only to the Jews, but to the Gentiles. He became the apostle to the Gentiles to remind them that God has been merciful to them. Pati ang mga foreigners ay makakatanggap ng habag ng Panginoon. Kasama po tayo doon sa Gentiles. Pero hindi ipinagkait sa atin ng Panginoon ang kanyang pagmamahal. Even Jesus learned about the universal love of God during His mission. Siguro yung iba maiiskandalo sa naging ugali, salita ni Jesus sa Ebanghelyo. A Canaanite woman came to Jesus. Canaanite, galing sa Canaan. Ibig sabihin po, foreigner itong babaeng ito. Hindi siya kasama sa chosen people Israel. Iba ang kanyang relihiyon. Iba ang kanyang kultura. Iba ang kanyang ugali. Pero, nabalitaan niya
na andyan si Jesus at ang kanyang anak na babae ay inaalihan ng masamang espiritu. Dala ng pagmamahal niya sa kanyang anak, dala ng matinding pangangailangan, at dala rin ng misteryoso na paniniwala niya dito kay Jesus, na siguro nabalitaan lang niya, pero meron na siyang paniniwala, pupunta ako dito kay Jesus, na iba sa amin. Si Jesus ay Hudyo, ang babae ay Canaanite. Pero naglakas loob ang babaeng ito. At sabi niya, "Have pity on me, Lord, Son of David." Tinawag niya si Jesus na Lord, Panginoon. At alalahanin po natin, mga kapatid, nung panahon na yon, si Jesus ay tinutuligsa. Si Jesus ay hindi matanggap nino ng mga kalahi niya. Kung sino pa yung kalahi niya, pati yung mga pinuno ng templo, hindi siya kinikilala bilang Panginoon. Pero itong Canaanite woman lumapit, "Have pity on me, Lord, Son of David. My daughter is tormented by a demon." Naniniwala siya na mas malakas si Jesus kaysa sa masamang espiritu. Ano ang ginawa ni Jesus? Jesus did not say a word in answer to her. Wow! Ano tawag ng mga bata dyan? Dinedma. Dinedma ni Jesus. Yung babae. Parang, di ba, masyashock tayo na, ha? Di ba mahabagin si Jesus? Eto po, hindi lang si Jesus. Yung mga alagad ni Jesus, lumapit kay Jesus at sabi, "Send her away, for she keeps calling out after us." Palayasin mo nga yan, ang ingay-ingay. Buntot ng buntot sa atin. Napakakulit. Palayasin mo. So hindi lang si Jesus. Si Jesus nag-deadma. Yung mga alagad ni Jesus, gusto magpalayas. Sabi ni Jesus sa babae, "I was sent only to the lost sheep of the house of Israel." Aha, dito natin nakita si Jesus ay tunay na Hudyo. This is part of the incarnation, pagkakatawang tao ng anak ng Diyos. Nagkatawang tao siya bilang Hudyo. Kaya yung mentalidad ng mga Hudyo, dala-dala ni Jesus na ang uunahin ay Israel. Sabi niya, "Ako ay sinugo para sa Israel lang, e ikaw, tagalabas ka, outsider ka." So, wag ho tayong masyadong maiskandalo. Ito po ay patunay na si Jesus ay tunay na tao. Yung mentalidad ng panahon na yun ay kasama sa kanyang pagiging tao. Pero yung babae, pursigido, "The woman came and said, Lord, help me." Ito na, sabi ni Jesus, "It is not right to take the food of the children and throw it to the dogs." Wow! Medyo mabigat ito, ho? Ang dapat kong pakainin, yung mga anak ng Diyos, ang Israel. Hindi dapat
kunin yung pagkain ng anak at ibigay sa mga tuta, sa mga aso. So, ang babaeng ito at ang mga outsiders ay parang itinuturing na aso, tuta. Dito tayo hahanga sa sagot ng babae, "Lord, even the dogs eat the scraps that fall from the table of their masters." Sige na, ituring nyo na kaming aso. Pero ang tunay na amo, nagpapakain din ng aso kahit ng mga mumo. Huwag nyo nang ibigay sa akin yung tunay ninyong pagkain, kahit yung nahuhulog na lang, sapat na yan. Upon hearing that, Jesus learned a lesson that he could find faith, he could find the blessings of God even outside the confines of the people Israel. Itong babae ang nagturo kay Jesus tungkol sa kanyang misyon. Ang misyon niya hindi lamang para sa mga taga-Israel. Ang misyon niya para sa lahat. Kaya sabi ni Jesus, "Tama ka. Tama ka. Great is your faith. Let it be done for you as you wish." Pinagaling ni Jesus yung anak. At gumaling na. Nakita ni Jesus ang kanyang misyon ay para sa lahat. Hindi lamang yung babaeng Canaanite ang nakikinabang sa pag-ibig ni Jesus. Tayong lahat. Ang pakiusap po sa atin, sana tulad ni Jesus, maging bukas din tayo sa tinuturing nating outsiders. Yung mga itinuturing na hiwalay sa ating community. Minsan kasi ang tendency natin magkanya-kanya. Yung grupo ko lang ang magaling. Yung grupo ko lang ang laging tama. Yung samahan ko lang ang maaasahan. Maging bukas, makakatagpo tayo ng malalim na pag-ibig at pananampalataya sa mga tao na hindi natin inaasahan. Tulad ni Jesus, maging mulat tayo, open to the manifestations of love, faith, and true prayer outside of our groups and circles. And once we have learned from them, expand your heart. Katulad ni Jesus, palawakin ang inyong puso, isip, at paglilingkod. Okay. Baka hindi nyo nga kilala yung katabi ninyo, ho? Kilala nyo ba yan? Baka yung iba sa inyo, todo ingat sa bag. Sino ba tong katabi ko? Baka mandurukot ito. Nako, ingat kayo. Baka hindi yan ang mandurukot. Baka yan ang magdo-donate sa iyo. Yung hindi mo inaasahan, baka yan ang sugo ng Diyos sa atin.